Hello mga kachamba, welcome to Boss Laya Bike and Fishing Adventure. Pero ngayong araw ay hindi tayo magbabike at hindi rin tayo mamimiwas. So ngayon nga pala travel kami papuntang Mungamo, Oriental Mindoro. Kaya nandito tayo sa Batangas Park. And nandito na nga tayo sa counter at bawat isang ticket is kailangan ng isang valid ID. So yun nga mga kachamba, no? Nandito kami sa Batangas Park ngayon. And travel kami papuntang Mindoro ng pinsan ko. Ayan, tumutubos ng ticket. So, sa Fastcat kami sasakay ngayon. So, ang takbo naman ng Fastcat is mga 45 minutes lang pagka hindi maalan ng dagat. Kagaya ngayon na summer. So, possible mga 45 minutes. Oh, may ka-angler pa tayo dito nakita. Oh. May ka-angler tayo nakita rito. So, yung bali si Sir, may dala siyang fishing rod. So, itong certified kabiwas. So, after tumubos ng tickets from Fastcat is tumubos naman kami ng terminal ticket. Nakaingit si Kuyo. May dala siyang armas. May ano lang fishing rod. Hindi ako nakapagdala. So, yun. Terminal fee is 30 pesos each. Then, pasok naman kami dito for inspection. Okay, stop. Yes, okay. Kapit. Nilip na. Scan pa dyan. So, yun nga mga kachamba, no? Oh, fresh from Dubai. So, ngayon naman ganyan mga kachamba, naghihintay kami ng boarding ng barko. So, bali 11 pa ng umaga ang alis ng barko. And 10:18 pa lang ngayon. So, naghihintay kami dito sa may waiting area ng Batangas Port. May mga pailan nilang din tao dito. So, bali yung pinsan natin kasama ko. Ayun yung tao dun. So, bali dyan daw kami sasakay. So, nagkamali pa nga kami ng tubos ng ticket, ano, dapat dun kami sa pang 45 minutes. Fast ferry pala yun, super fast. Eh, ito pala, fast cut lang. So, mga mahigit sang oras. So, bali dyan kami sasakay mamaya. So, ayan guys, bali boarding na kami. Ayan, fast cut M11. To Calapan, 11 ang alis. Dito kami sa gate 3. Mga kachamba, boarding na kami. Dito ka? Yeah, please. Naghahanap kami ng seat number. Napapagayan pa pala yan. So, bali seat number 5 and 6 kami. And ito naman ang matatanaw niya sa labas. Ng mga smoke detectors ay paglabag at may karapatang parusa ayon sa batas. Yun. Sa pagkakataon, parang naririnig ko lang yung nag-guess sa Itbulaga. Yung mga nag-ano sila, nagbababay sa amin. Maraming salamat sa inyo. Parang nasa aeroplano lang. Life jacket na pumunta sa kani-kanilang pwesto. To our dear passengers, for your safety, please direct your attention to the crew in front of you who will demonstrate the proper donning of the life jacket in case of emergency. The life jacket is in a plastic pouch under your station calls for its use. Slip it over your head. Pass the straps around your waist and adjust at the front. For additional security, tie the collar straps as well. Ang life jacket ay nakabalot at mga small light are attached on the left side of your life jacket. You can use the whistle to call attention, while the light will help in making you visible, especially at night. It has a luminous intensity equivalent to one candlelight. The power supply will last up to 8 hours. Pull the string connected to it, and once in contact with water, the light will automatically turn on. Into the water, put your left hand at your right shoulder to support your life jacket. Pinch your nose with your right hand. Close your mouth, put your feet together, then jump.
panahon naman na kailangan tumalog sa dagat, ilagay ang kalimot. Meron nga pala silang business class at premium economy class. And meron din silang economy, which is open air and natatanong mo yung buong paligid. So yung kanila namang business class and premium economy class is fully air conditioned. Maganda ang CR. And may mini store na kung saan ka makakabili ng mga makakain mo sa loob ng barko. Sasakyan, masarap din sa likod. So, yung likod ang may lapit nila sa pier, sa daungan. At paglabas ko, akala ko may helicopter, o tunog lang pala nitong isang Montenegro, nitong isang barko na lapit. And ito nga pala yung labas ng Calapan Terminal. So, malaki na rin siya, malaki ng improvement, hindi ko gaya nung una. Bali nga sila kayo namin kanina. Ang ganda pala pag sa side view. At pagkatapos ko, sumakay nga kami ng tricycle. Punta kami ng Robinson, Calapan. So, ang pag-alam namin, meron doong van na biyaheng bungabon. So, para mas mabilis kami makalis. Nag-tricycle na kami papunta sa Robinson. Kasi mabilis daw ang alisan ng pila doon. Pero, unlucky. Nasakyan namin kay isang coaster din. And, last two na talagang kami pasahero. Pagkasakay namin, umalis na rin. And then yan, travel na kami papunta ng Bungabong. Nasa part na agad kami ng Pinamalayan. And ito talaga yung inaabangan ko. Itong rainbow na may palayok. 10 years ago kasi na nag-bike kami from San Pablo City to Mindoro. Wala ito. Sinira kasi siya ng bagyo. And kahit nga pala itong Balete Bridge na dating sinisira lagi ng malakas na baha, ito yung bumabagyo, is maganda na rin ngayon. At dahil naaliw nga kami sa mga dinadaanan namin, huli na namin napansin na kami na lang pala pasahero nitong coaster, kaya nagkatawanan kami ng pinsan ko. At ito pa nga, isa sa inaabangan ko, itong malaking saging na to na palatandaan na nasa bayan ka na ng Bansud. Kanina nga, sabi ko kay mama driver, makakakunat iba na. At sa wakas nga, matapos ng halos 12 oras na biyahe, touchdown na kami dito sa bayan ng Bungabong. Bilang palatandaan, ito na yung kanyang arko at itong santo na to. Na hindi ko talaga alam kung anong pangalan, basta Barangay Dalapian to at tiyak malapit na tayo. Touchdown, Bungabong! At bali dito nga natatapos yung adventure natin ngayong araw. So hanggang sa muli, bye for now!